Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Ang mga membro ng Filipino Nurses United ay nagparade sa kahabaan ng Padre Faura patungo sa Philippine General Hospital sa Maynila nitong Miyerkules, April 12, para sa ikatlong pambansang kongreso nito na may temang pagsulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga nurse para sa mas mabuting serbisyo sa bayan. Inulit ng grupo ang panawagan nito para sa 50,000 peso entry-level na sweldo para sa mga nurse at malawakang recruitment upang matugunan ang kakulangan sa kawani bukod sa iba pa. Parehong nakatanggap ng mataas na approval rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng polling firm na Pulse Asia kung saan 78% at 83% ng mga respondents respectively ay nagpahayag ng kasiyahan sa kanilang trabaho. Ang mga ulat na inilabas ng Pulse Asia nitong Miyerkules ay nagpakita ng 5% lamang ng 1,200 respondents na kinapanayam mula March 15 hanggang 19 ang hindi sumang-ayon sa pagganap ni Marcos sa unang 7 buwan bilang presidente. Katulad nito, 4% lamang ang hindi nasiyahan sa panunungkulan ni Duterte bilang vice-presidente. Ang MRT3 ay nagpatupad ng provisional service sa pagitan ng Shaw at Taft Avenue Station noong Miyerkules ng tanghali. Sinabi ng pamunuan ng MRT na iniimbestiga nila ang isang insidente na involve ang isang pasahero. Inilikas na ang mga pasahero ng tren sa southbound ng Quezon Avenue Train Station, sinabi ng pamunuan ng MRT, at idinagdag na ginagawa nito ang lahat ng makakaya upang maipagpatuloy ang buong operasyon sa lalong madaling panahon. Kira Iseli, sinurpresa ang ina ng 1 million pesos cash. Sa isang Facebook video, ibinahagi ng comedian na ang perang ito ay gagamitin para sa kanilang pamilya sa pagpapagawa ng bahay na sa kanila papaupahan para sa dagdag na kita. Napaiyak sa tuwa ang ina ng komedyante nang makita ang surpresa ng kanyang anak. Samantala, karakter ni Park Seo-joon ipinasilip sa bagong trailer ng The Marvels. Ipinasilip sa pinakabagong teaser ng pelikulang The Marvels na inilabas na umartes ang karakter ng South Korean actor na si Park Seo-joon. Hindi pa nakukumpirma ni Marvel ang mga balita na si Park ang gaganap na Prince Yan, isang love interest ni Captain Marvel na gaganapan ni Brie Larson. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!